Good morning, mga kakwentuhan, Velos Owners. Today is magpapa oil filter replacement tayo dahil nagpa fully synthetic tayo nung 7 PMS natin nung January 2024. So, every 6 months kapag fully synthetic. Then, yung oil filter natin every 3 months naman. So, kailangan natin gawin to para ma-maintain natin ang ating Toyota Veloz since bagong model ang ating sasakyan na Toyota Veloz na lumabas noong 2022 April. So, malapit nang mag 2 years ang ating Toyota Veloz. Diba? So, now, napaka-good ng ating Toyota Veloz. Wala pa tayong na-encounter na major issue dito sa ating sasakyan na Toyota Veloz. So now, since kasama ang ating Toyota Veloz sa service campaign ng Toyota Philippines, isasabay na rin natin ito. Sa kasa, ipapacheck na rin natin kung ano yung mga dapat ayusin sa ating Toyota Veloz. Sa pagkakaalam ko, ang nababasa ko lang naman is yung shock absorber nuts. Yung siguro yung pagluwag, baka i-check lang nila or tignan natin kung meron silang papalitan dito sa ating Toyota Veloz. Pero don't worry, no? Dahil yan ay free of charge. So, maliban na lang dun sa ating oil filter replacement. So, yeah, may charge na siguro around 400, 500, no? So, ganun lang yung range ng oil filter replacement. Then, after na itong 3 months na to, then 3 months ulit, PMS na ulit, pang 8 PMS. So, okay. So, abangan nyo ito. Pupunta na tayo sa Toyota Balintawak Casa ngayon. Okay! Traffic lang dito sa Balintawak, tawag dito, flyover, no? Hindi ko alam kung saan yung simula ng traffic nito. Baka malamang sa pakyat ng ano to, ng EDSA sa Cloverleaf. Ito, ayun, may banggaan pala. Okay. So kaya nagte-traffic, so nagba-bottleneck yung daan ng mga sasakyan dito sa flyover. Okay. So, wala palang traffic. So, mali pala tayo, no? May banggaan pala. Kasi usually, kapag minsan dumadaan tayo dito, laging traffic yan dito sa may, ano, Cloverleaf yung pakyat ng EDSA. Yan. So, ngayon, dahil may banggaan lang doon sa bungad ng flyover, so, doon lang yung traffic. So, dito, diretso naman, no? So, sorry guys. So, mali tayo ng pagkasabi na traffic doon sa may Cloverleaf. So, hindi pala. So, depende kasi sa araw, sa mood ng araw, usually Monday yan, talagang traffic dito. Okay. So, diretso tayo. So, going to Toyota Balintawak. Ng umaga, so 2 minutes na lang at magna 9 dahil ang ating schedule is 9 AM. Mukhang sakto lang tayo. Alright. At kung makikita nyo, ang dumi ng windshield natin, no? Yan. So okay ang ating dashcam, DDPI Z50. So okay yan, maganda yan.
Okay, bagong barrio Caloocan. So, next niyan is Victoria Court. Sorry, Toyota Balintawak, okay? Iraw, no? Victoria Court. Andiyan na tayo. So, hindi tayo dyan liliko, ah. Dito tayo sa Toyota Balintawak, kasa liliko. Yan. Okay. So, marami pa rin nagpapa-PMS, no? Dahil akala ko, ah, nag-uwian na sa kanikanilang mga probinsya yung mga tao, no? Mga nagbakasyon, ah. Okay, ulitin ko, no? Oil filter replacement lang ang ating gagawin at kasama yung dahil na-recall yung ating Toyota Veloz sa service campaign ng Toyota Philippines. Yan, kailangan natin din ipa-check kung ano yung dapat i-check sa ating Toyota Veloz dahil syempre nagte-travel tayo, bumabiyahe tayo ng malalayong lugar. So kailangan makita o ma-check ng Toyota Casa ang ating Toyota Veloz. Hi sir, good morning. Good morning. Hi sir. PMS yan, no? Yes po. Ano, oil filter replacement lang tayo. Okay, PMS na rin yun, no? Kasama na rin sa ano, PMS. Okay, ang ating Odo, 24,043. Kita ba sir? Ayan, 24,043. So, magto 2 years na yung ating Toyota Veloz. Ang ating tinatakbo pa lang is 24,043. Booklet mo? Okay, booklet. Ito, sir. Anong okay, gagawin natin? Doon, sir, sa unang pinto. Tapos okay. Unang... Sige. Alis, alis na ako dito sa sasakyan ko, ano? Iwan na lang, sosay, sir. Apo, apo. Sige pa, sige pa. Okay. Sige. Sige, sir. Okay. So, iiwan na natin itong... Buksan natin ilaw. Iiwan na natin itong susi, no? Dahil kailangan na nating buwaba. Okay, so pupunta na tayo sa service nila. Yan, okay. Hi po, good morning po. Okay, thank you. So, okay. So, waiting na lang tayo na tawagin ni ng ating advisor na si Chris Kagiwa. Yan, katukayo natin yan si Sir Chris Kagiwa. Okay, so now may ina-assist pa siyang customer. So, waiting na lang tayo dito. Hey sir. Good morning. Ayos naman sir. Oh. Kasama pala to, sir. Kasi hindi ko alam. Siyempre, nagta-travel na rin ako. Buti walang ano. Wala namang ingay. Wala namang na, yeah, wala naman. Wala namang ingay. So, maliban lang doon sa ingay yung mga tools na nasa likod ko. Yun lang. Oh. Actually, ano naman, hindi naman talaga lahat ng unit kasali. Baga... I mean, paano hindi kasali? Pero nasama siya doon sa service campaign. Opo, kasama lang. Pero para hindi naman lahat ng... Lang. Para sigurado lang? Oo, para sigurado. Macheck lang lahat ng unit. Kung may mga affected ba yung parts. Ah, okay. Okay. Mga shock absorber yan, sir. Eh. Oh, shock absorber. Tapos, yun syempre, natakot ako. Shock absorber na ako. Pero ano, wala naman. So far, okay naman. Yeah. Kasi kung affected yung sasakyan mo, sir, may maririnig ka ng ingay na nagagod. Ah, paano ingay? Yung pag, ano? Pagka nalulubak, sir. Parang may maluwag. Wala naman ako narinig. Wala naman. Wala naman. Kasi pinapakaramdaman ko, akong shock absorber, mukhang... Sa unahan ata yun eh, no? Wala naman. Kahit pag luminiko, wala naman. So, maliban lang doon sa ano, pag nag-break ka, so natural lang naman pag napapasa. Ingay talaga. Oo. Pagbasa. Yes. Gawa natin ang repair order yun sa service campaign. Oo. Oh, okay. Yun din pala, kasama rin pala to. So, talagang mag-extend ka naman. Ilang time? What do you mean, sir? Parang extend, sir? I mean, ano kasama kasi talaga? Iwalik sa PMS eh. Magkaibang repair order. Magkaibang technician yung gagawa. Ah, okay. Unahin ko muna yung PMS. Okay. Tapos sulat natin yung ano? Service campaign. Oo. Sige. Oil filter lang naman yung ano yan, yung PMS. Yes, sir.
ibang technician, yung PMS at yung sa service campaign. Para matutuwa ka matigil eh. Yes, yes. Tapos visit mo nung... January. Mababa pa rin yung ano ko, yung auto. Ah sir, tanong ko nga pala yung ano, yung nandito sa front ko, hindi pa nagagamit yan. Ayan, gamitin natin ngayon sir. Oo. O yan. Acid rain removal. Oo. Matanggal natin. Sa windshield. Ano yung acid rain? Ay, sa ano? Sa salamin? Patak-patak na maliliit na natutuyo doon. Hindi mo napapansin. Hindi natatanggal sa wiper. Hindi kayo. Basahin mo, sabunin mo, hindi matatanggal. Oh? Kahit kut-kutin mo? Eh, yung kapag umuulan sir, yun na tuyo. Tuyo ano. Ah, okay. O kasi hindi ko pinapansin. Basta pag nalinis ko, okay? Oo, di mo maaano yan, di mo makikita. Okay, okay. January 9, 2024, yun yung pang 30,000 kilometers. Pero mababa lang kasi yung mileage mo. Buti sinusunod mo yung months niyan. Oo, mas sinusunod ko yung months eh. 35 kasi, tayo ngayon. Kasi whichever comes first. Apa. Yung months siya kayo. 3 months or 5,000 kilometers. Oo, oo. Pero last time, nag-change oil ka, full synthetic gamit mo. Tapos yeah. Lang tayo ngayon. Oh, full synthetic. 1 liter oil lang tayo. 1 liter oil. Meron ako doon yung ano, yung unused na ano. Yes, unused. Abot mo pa kalahati yun, sir? I think, tanong pala, kapag bumili ako ng Toyota Venus ngayon, masasama kaya siya sa service campaign ni Toyota? Hindi na yata, sir. Hindi na. So malamang yung mga stock na Toyota Venus, na-check na yan. Yes, sir. Ah, okay. Corrected na yun kung meron ng problem. Okay, kasi may question yan sa owners ng Velos. Kapag bumili ba daw? Bumili I mean, nag-i-inquire lang. Kapag bumili ba daw siya ngayon, eh, asama ba siya sa campaign ng Toyota Velos? Hindi ko sir, wala na. Wala na, sir. So correct na yun sa campaign. Okay. Yan, okay. So, corrected na yung Toyota Velos just in case na bibili kayo ng Toyota Velos. So, don't worry, no? Napaka-safe ng Toyota Velos natin or any... Toyota cars. Tsaka ano ngayon, dumadami yung Velos ngayon. Papansin ko. Siyempre, yung brakes mo, pabubuksan ko. Sige. Cleaning. Tapos top up ng 1 liter. Oo. Isang labor lang na lang yun. Okay. Yung langis mo, sir, kung isa nakalagay? Sa likod lang. Free car wash pa rin tayo, sir. Kasi sama pa rin natin. Sige. Kung free, sama po. Yung engine okay pa naman yan. Kalinis lang yan, January. Tsaka di naman ako nag-travel ng ano eh, ng malayo. Puro bahay, office lang naman tayo. Tapos merong ano eh, merong na-service campaign yung Toyota niya, Venus. Parang may pinalitan dun sa ano yun. Parang naghintay pa ng ano, ng kinabukasan bago niya nakuha yung sa so, hindi ko alam kung anong klase yung ano. Hindi na na-mention kung ano yung parts Venus natin. Oh, Venus din. Tapos meron pa, may nakausap ako na parang yung tornilyo niya parang nandun na sa dulo. Sabi ko, buti ano eh, buti hindi natanggal. Oo. Ano yun, umiingay na yung sasakyan niya. Parang ganun, umiingay na ako. Sa dulo na daw eh. Eh, yung sinasabi ko sa isa, nakapag umiingay na. Hindi, wala naman. Ano yung parang ano, langit-ngit yung mga ganyan? Kasi yung langit-kit ko naman yung sa ano, dati sa may glove box eh. Ngayon sa may ano, ilalim naman ni Bella, yung plastic. Yung nagko-cross. Kasi pag hinahawakan ko, nawawala. Tapos sir, tanong pala no, advisable ba na lagyan ng, ano ba tawag yung sa spring, yung lalagyan ng rubber para umangat yung Velos, yung ground clearance niya? Sir, sa ngayon, huwag mo na. Kasi, lalo na under warranty sa bearing. Okay. Pero ano lang yun ha, parang kinakabit lang siya. Spacer siya na. Ayan, yan, oo. Sa akin siya ha, para sa akin, muna lagyan. Okay. Pero, makakatulong ba yun sa pag-angat ng ground clearance at yung, hindi pa makaka-affect yun sa pag, tawag dito, yung sa shock absorber? Yun nga sir eh. Yung siya kasi natin naka-design yan eh. Para okay. Yung sa Telos. Yung standard na height niya. Design yan doon sa nakakabit na shock. Hindi siya advisable talaga na lagyan. Oh.
So nagdadalawang isip kasi ako kasi si Veros medyo mababa yung ground clearance niya. Saka kapag ka mag-claim ka ng warranty sir, tapos related dun sa pagkilalin mo siya absorber. Oo. Makamahirapan. Sisilip yun. Ah, okay. Huwag ka nagpalagay niya. Medyo mahigpit si planta pagdating sa warranty. Okay. Kailangan wala akong ipapagalaw na kahit parts mo sa labas. Kaya kung under warranty pa siya, hindi ko lang yan. Kung gusto mo magpalagay. Kung magpalagay ngayon. Pero kung yung gulong naman papalitan, okay lang naman. Kung gulong, okay. Kasi may mga nagpapa... Palapad, ang papataas ng ano ng size ng gulong. Okay, ako. Ako ang nagpa-plan naman ako. Bala kong 17 yung mags eh, di ba? Gagawin ko 16. Pwede din naman. Tapos, yung gulong ko, papadagdag ko ng at least 2 inch. Okay lang. Parang kasi pag mga ano, off-road, medyo at least kahit paano nalaban. Kasi pag ganyan, manipis. Alanganin eh. So, ang iso kay Toyota Venus, yung shock absorber lang. Okay. Yung luwag ng ano. Okay. Natin pinakalak mo dun sa ibabaw sa'yo. Sige, ano pa natapos? Sa harap din ko papagawa sa'yo. Sa pangpapangan niya. Oh, sige sir. Okay, thank you sir. Thank you. Sir Chris. Okay, mga kakwentuhan. So, Velos owners. So, yung replacement ng ating Toyota Velos, oil filter replacement, so umabot ng 2,705.50. So, kasama rito yung, okay, yung check-up. Okay. So, yan, brake cleaner, miscellaneous. So, lilinisan din yung ating brake disc, no? Then, yung may free car wash pa rin. Yan. Then, yung ating service campaign order, so, nagkakahalaga siya ng 127,984. So, yan, makikita nyo sa screen ko, yan yung mga coverage na dapat just in case kung may papalitan sa ating Toyota Velos. Actually, ang issue sa ating Toyota Velos sa Toyota Campaign Service is yung shock absorber. So, yan yung kanilang kailangan tignan kung dapat bang palitan o hindi. Kung maluwag yung tornilyo, so ihigpitan nila. So, ganun lang yan. Yan. So, hihintay na lang natin yung ating Toyota Velos na sumalang sa hot seat. So, nandito tayo ngayon sa express maintenance. Yeah, so, ito yung ating Toyota Velos. Hi, sir. Good morning. Sir, dito po. Isasabay na rin dito yung sa service campaign ng Toyota Velos. Ah, sa loob po yung gawin. Ah, sa loob ginagawa yun. So dito, PMS lang. Ah, okay. Yan. So dito, PMS lang yung gagawin nila. Yung service campaign sa loob. Marami na ba nagpaano dito, sir, service campaign? Marami naman. Marami na rin. Huwag kayo din yung bumanad dati, ah. Apo, ah, ay, yung sa butas. Apo. Naalala nyo? Karan po. Oo, oh, hindi. Na ano rin, naayos na to eh. So, ang ating pinapagawa lang dito is oil filter change, replacement. Sir, yung gulong natin, ano, putpud na ba? Hindi naman. Okay, okay. Pag yan nakikita nyo, si pag ano, nire-recommend nyo ba yan na tire rotation or... Opo, nire-recommend down. Nire-recommend nyo yan, ha? Para pantay-pantay po yung kain ng gulong. Oo, oo. Kasi may iiwan yung iba pag ano po. O tama, kasi mas lalo itong ano, stock, ano, apo, stock tire. Oo. Kasi sabay-sabay po yung na-expire. 5 taon. Di ba? 5 taon. Talaga? Expiration, anong ibig sinyo sabihin, sir? Papalitan? Expiration, ako, sir. Ah, talaga? Expiration. Okay. So, zero. Anong yun, sir? Number, itong gulong number na dalawa. Ang dalawa. 22. 22, bali 22 siya. Ginawa yung gulong. So, anong, after 5 years, kailangan... Anong year? 2022? Opo, opo. So, after 5 okay. years na ano, 27, tama ba? Oo, 2027. Opo. Recommended na po talaga ang palitan yung gulong. Okay.
Maganda man yung trip niya, sir. Yung goma, makumukal, lumulutong. Ah, okay. Yung flexibility nung... Ito, delikado yun, ha? Okay. Kaya so, 5 years. Kaya tayo ng ano, sumasabog na dulo. Oo nga, oo nga. Dahil doon. Dahil sa expiration. Dahil sa expired. So, ano yun? Yung mga ano? Sabihin natin matitigas ang ulo. Hindi nila pinapalitan. Ay, ano, mahirap. Yan, binadadadali. Yung mga ano. Oh. Kala nila, kala natin okay lang. Oo nga, oo nga. Akala ko ano hanggang sa ano mapudpud. Hanggang sa maubot. Oh. Pero depende. Mapudpud man yan o hindi, basta 5 years. Yes po, yes. Ah, ganun siya. Kaya po kailangan talaga na rorotate para at least magamit na. Magamit ng gusto, oo. So, okay, ito. Chine-check ni sir para yung higpit. Eh. Parang ganun yung mangyayari. Okay. Palitan talaga. Hindi, tama naman talaga. For safety na rin ng ano, ng gumagamit. So, kanina nakita nyo, no? So, inihigpitan yung mga screw. Ah, maluwag pa o hindi? Okay. Sir, makakapal pa yan, sir? Check po natin, sir, kung okay sa software. Ah, okay, okay. So, meron pala silang ano. So, tinitest pa pala nila. Ah, sir, may ano? May sukatan kayo? Okay. So, okay. Okay pa? Okay. Brake pad yan, sir, no? So, okay pa. Ito, yung gas-gas ng brake pad natin. Okay pa siya, no? So, silip-silipin na rin natin yung ilalim na ito. Okay. So, yung oil filter, napalitan na nila, no? Okay. Sir, madidikitan po ba natin to? Medyo buha pa kasi. Meron kasi ako nasayaran na ano, mataas. Eh, ang ginawa ko, pinantay ko. Dapat pala nakapatagilid ako. Yan, ito. Pantay. So, sumayad tayo sa, ano. Ay, higpita lang siya. Baba talaga siya. Po. Okay. Okay, so inigpitan lang, no. Okay niyan. Ah, sir, pwede ba natin litan yung mags niyan? Halimbawa, 17 yan, di ba? Gagawin kong siya 16. Medyo alanganin tayo, sir. Kasi nakalimitan na tayo sa akin. Sa? Nakakondimension niya. Mag-iiba yung ano, speed. Ah, ganun. Hindi, ano, lalakihan ko yung gulong ko. Kaya po, mag-iiba po yung speed. Ah, ganun siya? Hindi na magiging accurate na po. Ah. Kung alam siya, ano, kunyari, 50 lang ang takbo. Oo. Mas mabagal pala eh. Ah, ganun? Ano, hindi. Ah, ganun pala siya. Ano naman sa warranty? Anong nangyari, sir? Ano po, sir? Leak po. Leak? Oh, no! Ako. Anong ibig niyang sabihin, sir? Ano, sir? Rekomendahan po namin, evaluation po.
sa evaluation. Ah, okay. Anong ibig sabihin ng ligbay langis, ganun? Fluid niya po yan, sir. Fluid niya. Ah, fluid. So, dapat wala yan? Okay. Ma-evaluate po namin kung ano. Kasi, for warranty naman siya, sir, para makapalitan. Oo, oo, oo. Okay, okay. Anong tawag dito, sir? Shock absorber po. Shock absorber. Okay. So, guys, kung papapansin nyo, no, shock absorber may leak daw. Ayan. So, since under maintenance pa naman yung ating Toyota Veloz. Okay. Ayan. So, mukhang kailangan nilang palitan. So, sana, no? Ano kaya mangyari dyan? Ano yun, sir? Pag may leak na, ano yan? Delikado ba yan? Hindi naman. Ay, magka-top up kayo, sir. Ah. Yan na yung langis mo, no? Yung sa likod. Okay. Okay, so malinis pa yung ating engine. Tapos na yung PMS natin. So, car wash na tayo. So, wait na lang natin si advisor natin kung ano yung recommendation niya. At yung service campaign, no? So, doon na rin sa loob, i-check dahil hiwalay ng technician sa PMS at ng service campaign. Okay, so mayroon ng binigay na work order sa or warranty sa ating shock absorber sa likuran. So, hihintayin na lang natin yung approval ng approval department sa warranty department. So, i-message na lang tayo ni Sir Chris Kagiwa kung kailan papalitan yung ating shock absorber. Okay, so magbabayad na tayo dito sa counter ng Toyota Balintawak. So, hawak na natin. Miss, magbabayad po. Yes, thank you. Yan. Okay. Okay. Yung? One side na yan, yung cut. Yan yung naidip. Ah, yung kabila? Kabila, okay. Ah, okay siya. So, isa lang yung, ano, yung... May papalitan. Okay. Okay, sige. So, isa lang pala yung shock absorber na papalitan. Yan. Okay. So, bagong ligo ulit yung... Ito na, tinamahan ako ng ano, yung mga motor. Good morning, mga kakwentuhan, Veloz owners. So, today, papalitan na ang ating shock absorber doon sa ating likuran ng ating sasakyan kay Toyota Veloz dahil nagkaroon ng fluid leak sa ating shock absorber na doon sa may likuran, sa may bandang kanan. So ngayon, nag-message ng ating advisor sa Toyota Balintawak Casa na available na yung shock absorber na yung ipapalit sa ating shock absorber na nagkaroon ng fluid leak. So, pupunta na tayo ngayon doon at imi-meet na natin yung ating advisor. So, para mapalitan na yung ating shock absorber para kahit paano mawalan na yung ating pag-aalala habang tayo'y bumubiyahe. And okay, so malapit na tayo sa Toyota Balintawak Casa para mapalitan na yung ating shock absorber. So, nandito na tayo. Bagong Barrio, Caloocan. Okay, so signal lang tayo sa kanan. At liliko na tayo. Sir, good morning. Good morning, sir. Magpapapalit ng shock absorber. Ayan lang. Okay. Yan. So, kinuha na yung ating order. Joke lang. Alright. Dala na lang pa ako ng warranty ko dito, sir. Okay, sige pa, sige po. Okay, kakakwento ko kasama natin si Sir Chris Kagiwa, no? So, check lang namin yung shock absorber na papalitan dito sa ating Toyota Veloz. Ito yung tagas. Ito yung shock absorber natin. So, ito yung fluid na tumagas. Okay. Okay. So, ito po yung bagong papalit sa ating shock absorber na nagkaroon ng fluid leak. So, ito po yung bago, no? Okay. Okay.
So, sir, sandali lang naman, ano yan, madali lang ipalit yan. Mga 30 minutes, 1 hour. Wala namang ganun, sir, yan. Yan, okay. So, ulitin natin. So, nagkaroon ng problema yung ating rear absorber dito sa ating Toyota Veloz. Actually, sa harapan, okay naman eh, no? So, sa likod lang talaga. O, sa likod lang. Kaya yun. So, okay. So, dito tinanggal nila, no? Alright. Okay. So, yan lang pala, sir, no? Ah, I see. Okay. Okay, so napalitan na yung ating shock absorber. Ayan siya. Okay. Okay, mga kakwento, mga Veloz owners. So, ito yung nagkaroon ng defective yung ating shock absorber na nagkaroon ng fluid leak. So, ito siya. Okay. Alright. So, ayan siya. Paano kaya siya nagkakaroon ng fluid leak siya dito? Ah, dito? Ah, sa loob siya. Ito ba yung bumababa? Tapa. Ah, okay. Meron siya doon. Ah, okay. Sakto. Yan, okay mga kakwentuhan. So, tapos na tayo sa ating lunch. Inabutan tayo ng tanghali dito sa Toyota Balita Wakasa. Yan, so tumawag yung advisor natin na okay na raw yung ating sasakyan. So, pupunta na tayo sa kanya. Alright. So, by the way, no, yung service call natin kay Toyota, so free lang yun, no? Free lang. So, mas maganda pag na-recall yung sasakyan nyo, dali nyo na kagad sa pinakamalapit na kasa sa inyo. Alright. Thank you. Alright. Okay, so ito na yung ating sasakyan na si Toyota Veloz. So, sasakay na tayo sa ating pinakamamahal na sasakyan na Toyota Veloz. Thank you. Okay, mga Veloz owners, kakwentuhan. So, palabas na tayo ng ating kasa. Okay na, sir. Kasi pagtirin mo lang po dito. Okay po, sir. Thank you, sir. Okay na po. So, pumirma lang tayo sa ating gate pass. Alright. Thank you, guard. Ayun. Napalitan na ang ating shock absorber sa rear, sa bandang kanan, no? So, buti na pahintulutan tayo ni Sir Chris Kagiwa na mag- gumawa ng isang content sa pagsasaayos ng ating shock absorber sa pagpapalit, no? So, thank you very much, Sir Chris Kagiwa ng Toyota Balintawak.
akasa, no? So very approachable, no? Even yung mga sa service center nila, no? Yung bago ka mag-proceed dun sa advisor, dun sa service center nila, napaka-approachable nila, no? Dito sa Toyota Balintawak, napaka-galang nila, no? Even yung mga housekeeping, no? So, good job, Toyota Balintawak, no? Napaka-ganda ng management ng Toyota Balintawak dito sa branch na yan, no? So, especially kay Sir Chris Kagiwa, napaka-buting tao, no? Napaka-approachable, so napaka-detalye ng mga kanyang o ng kanyang sinasabi tungkol dito sa ating Toyota Veloz. Very thankful tayo dahil, syempre, dahil malapit tayo dito sa Toyota Balintawak, napili na rin natin dito sa Toyota Balintawak. Although, sa Toyota Pasig natin binili itong Toyota Veloz, since malapit tayo sa Toyota Balintawak, so, dyan na rin tayo nagpa-PMS sa simula't simula, no? Yung first PMS hanggang ngayon, nagpalit ng shock absorber dahil na-recall yung ating Toyota Veloz. Maraming salamat sa inyong panonood nitong ating content na to, no? Kasi actually pang 8 PMS natin, nagpa-replacement tayo ng filter oil, no? Then nung pagka-check nila, meron leak yung ating shock absorber dun sa likod, no? Fluid leak. Buti nakita. So ito pala, no, ito yung kahalagahan ng regular na pagpapa-PMS natin sa Toyota. So any Toyota kasa, no, dahil talagang na-maintain yung ating mga sasakyan kapag regular tayo nagpapa-PMS sa kanila, no. Buti hindi ako lumabas sa Toyota kasa kasi alam niyo kung bakit? Dahil syempre itong Toyota Veloz, dahil ito yung bagong model nung year 2022, syempre nag-isip tayo, since bago, kailangan ipa-maintain natin ito kay Toyota mismo. So yan kasi pag may mga bagong labas, so dapat talaga ipa-maintain mo kagad yan kay Toyota o kung anumang mga sasakyan yan, dun kayo mismo sa kasa. Huwag muna kayo lalabas ng kasa. Yan. Dahil napaka-importante niyan. Actually, nabago yung seat ko, no? yung na-adjust. Kasi hindi ako sanay ng ano, ng masyadong malapit sa manibela yung chest ko. Ayoko nang masyadong malapit. Tsaka masyadong tuwid yung ano, yung sandalan. Gusto ko medyo naka-bend ng konti. So mamaya adjust natin 'yan. So tingnan natin kung try natin kung ma-adjust natin. All right. Yan. So, medyo na-adjust na natin. Thank you very much, Toyota Philippines, dahil sa free replacement ng ating shock absorber dito sa ating Toyota Veloz. Napakalaking tulong yan sa mga recall, no? Buti, no? As yung mga ganyang bagay, no? Nakikita ng mga kasa tulad nitong Toyota Philippines na merong problema sa kanilang unit, no? At ni-recall nila, at ang kagandahan doon, free. No, wala kang babayaran dito kahit 5. So ito o yung kagandahan. At nagpapasalamat tayo sa Toyota Balintawak branch sa pangunguna ni Sir Chris Kagiwa, ang ating advisor, na naging maasikaso dito sa ating sasakyan mula sa ating first PMS hanggang sa kasalukuyan, no, hanggang sa pagpapalit ng shock absorber natin. Napahintulutan din tayo na kumuha ng content o gumawa ng content, kumuha tayo ng video, pictures dito sa ating Toyota Veloz, pag maintenance, no? Pag replacement ng ating shock absorber, napakalaking bagay para sa akin, no? So thank you very much, Sir Chris Kagiwa. So napaka good na advisor ni Sir Chris Kagiwa, at buti napunta tayo sa kanya, no? So, lahat naman yan, okay, no? Pero since nakakasama natin si, o nakakatrabaho natin si Sir Kagiwa, Sir Chris Kagiwa, napaka-okay niya,